Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno, ang ating liwanag at kaligtasan. Buksan natin ang ating puso. Magsisi tayo upang puksain niya ang kadiliman ng kasalanan at kasamaan sa atin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makikita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal na Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upsala ay mamawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipunin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi, at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambayanan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang tinatanging banal ni Jacob. At dadakilain ng Diyos ng Israel ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng parangal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasten ko, at yaong patdumay niya ay mata mo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasikan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinaghabilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Hindi lang Biyernes, unang Biyernes
araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa misang ito, kung inyo pong mamarapatin, ay samahan po ninyo akong mag-alay ng pasasalamat at manglimos ng lakas sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil po ay batid na ng nakararami sa inyo noong pong Martes at 3 ng Disyembre ay inihayag ng kanyang kabanalan Papa Francisco sa Roma na ang inyo pong abang lingkod, bagamat hindi karapat-dapat, ay hinirang niya po bilang maging bagong obispo ng Diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya't may bagong atas at misyon sa akin ang Pong Nazareno. 2 taon po dito sa Quiapo, ngunit siksik, liglig at naguumapaw ang mga biyaya na naranasan ko at nakita ko. Siksik, liglig at naguumapaw ang nakita kong marubdob na debosyon. At ito po ang babaunin ko san man po ako naroroon. Dito lang sa Quiapo at buong maipagmamalaki ko, dito lang sa Quiapo, bumabaha ang himala, bumabaha ang matinding pagmamahal ng tao kay Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal po ninyo ako sa aking bagong atas at misyon. Wag ko kayong mag-alala, magkakasama pa ho tayo, magpipiesta pa ho tayo, magtatraslasyon pa tayo, at tatapusin nating pilit lahat ng mga kailangang gawin na sinimulan dito sa simbahan para ang dambana ni Jesus Nazareno, lalo na sa taon ng yubileo, ay tunay na maging tahanan ng bawat Pilipino. Kaya't maasahan ko po ba ang inyong dasal para sa akin, no? Kaya't sana po, salamat po sa inyo. Alam niyo po, nung ako'y sinabihan na magiging obispo, naalala ko po nung ako'y sinabihan din ng kardinal na pumunta dito sa Quiapo. Sabi ko po, bata pa ho ako. Unang parokya ko po ito. Marami naman pong mas magaling, mas marunong, mas masipag, mas may karanasan. Ngunit, ang isang aral na aking napulot, eh hindi naman talaga ito tungkol sa akin. Hindi po ito tungkol sa magagawa ko. Ito'y tungkol sa magagawa ng Pong Jesus Nazareno. Kaya't nung bagong misyon ang inaalok sa akin, sumagi din uli sa isip ko yon na bagamat hindi karapat-dapat, maraming kahinaan at kakulangan at pagkukulang ang pupuno, ang talaga namang gagawa ay siya, di po ba? Katulad ng ebanghelyo natin ngayon. Narinig niyo yung ebanghelyo, yung 2 bulag. Alam niyo kung isa sa larawan po ninyo, iisipin ninyo yung ebanghelyo ngayon, parang comedy po yan kung tutuusin. Hindi nyo ba naisip, sabi sa kwento, may 2 bulag na sunod ng sunod kay Jesus Nazareno? Paano nakakasunod ang bulag? Dito siguro, ewan ko, baka nakatagpo kayo ba ng parang bulag dito sa Quiapo sa labas, tapos hinahabol kayo. Isipin niyo siguro, hindi siguro bulag to. Hinahabol ako. Paano nakakahabol ang bulag? At sabi pa nga sa Ebanghelyo, hanggang sa bahay. Siguro si Jesus Nazareno, tumatakbo na, umiiwas na, pumasok na sa bahay, nandun pa rin yung 2 bulag. Hindi papigil yung mga bulag. Kaya napapatanong ako, paano kaya nila hinabol si Jesus Nazareno?
May umaakay kaya sa kanila? Kumapit kaya sila sa kanyang laylayang kaya hindi makatakas, hindi makaalpas si Jesus sa sareno? Iniisip ko rin, di po ba, sabi nga po, kapag may kahinaan sa isang bagay, umiigting naman ng isa pang bagay o panamdam. Kaya di ba alam natin na mga bulag, ang mga bulag, matalas ang pandinig. Doon sila bumabawi. May kakilala po akong bulag, alam niya pag may pumasok sa kanyang silid at alam niya kung ilan ang pumasok. Kasi pinapakiramdam niya yung yabag sa paa. Hindi ko pa siya nadadala uli. Baka mamaya, ngayon, susunod, alam na niya kung babae o lalaki yung pumapasok. No? Pero dito mapupulot natin ang isang magandang aral. Hindi naging dahilan ang kanilang kahinaan, kahirapan, kakulangan para matuklasan ang himala ni Jesus sa sareno. Hindi sila yung mga taong, bulag tayo, wala na tayong magagawa. Kawawa naman tayo. Diba, dyan ho magaling ang demonyo. Sinisira ang loob natin. Pinapalaking pilit yung mga kahinaan at kakulangan natin. Mahirap ka lang. Bata ka lang, babae ka lang. Mababang uri ka lang. Lampa ka lang. Kaya naman minsan tayo napapadala. Oo nga. Nagpapaawa tayo sa sarili natin. Pero ipinakita ng dalawang bulag. At sabi ko nga kanina, yun po ang ipinapakita nyo mga kadeboto dito sa Quiapo. Kaya nga, punong-puno tayo ngayon hanggang mamayang gabi. Dahil walang makapipigil sa inyo. Katulad ng dalawang bulag, walang pipigil. Oho, alam ko iba sa inyo ngayon, may sakit pa nga. Iba sa inyo ngayon, may pinagdadaanan sa pamilya. Hindi maganda ang takbo ng kabuhayan. Maraming mga problema. Siguro, masisiraan na tayo ng ulo kung iisipin natin lahat ng problema natin sa buhay. Pero hindi tayo magmamaktol. Hindi tayo magmamarakulyo, magtatampo at magsasantabi. Hindi. Kaya nga nandito kayo eh. Gusto niyong sabihin kay Jesus sa sareno, walang makapipigil sa amin. Kahit katulad ng dalawang bulag, hindi kami papipigil na makita ka. Hindi kami papipigil na magpakita sa iyo. Dahil kanino pa ba kami babaling? Marami ngayon sa mundo kung ano-anong mga pangako sa atin, mga mababulaklak na mga salita, liligawan na naman tayo, lolokohin na naman tayo, pero kanino ba talaga tayo babaling? Sa Kanya lang. At hindi dahilan ang ating kahinaan at kakulangan. Kaya nga nandito tayo, Siya ang ating tanglaw, Siya ang ating kaligtasan, Siya ang ating lakas. Ang nagsasabi, mahal na pong Jesus sa sareno, walang pipigil sa amin sumunod sa iyo. Walang pipigil sa aming magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming lakas, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ito ang baon ng tunay na deboto. Hindi tayo pasisira. Hindi mawawalan ng loob. Hindi maglalaho ang ating pag-asa. Kaya ka pinasimba ng Nazareno ngayon, gusto niyang sabihin sa'yo, huwag kang susuko, huwag kang palunod sa mga pinagdadaanan mo. Bagkus, gamitin mo itong pagkakataon para lalong lumapit sa Kanya. Gamitin mo to bilang pagkakataon para ipakita sa Kanya buong-buo ang iyong pagtitiwala. At sana mga kapatid, kung walang papigil sa ating debosyon, wala din sanang papigil
sa ating pagsunod sa Kanya. Buuin na natin. Huwag tayong papigil sa debosyon. Huwag din tayo papigil sa misyon. Maraming tukso. Sasabihin sa iyo, huwag ka na magpatawad. Huwag ka nang tumulong. Huwag ka na makipagkasundo. Huwag ka na magsabi ng totoo. Sana, mga kapatid, kung papaanong walang papigil sa ating pumunta sa Quiapo, wala ding pumigil sa ating gumawa ng mabuti at sumunod kay Jesus sa Sareno. Dahil ito ang bubuo ng ating pagbaling sa Kanya upang maranasan natin ang Kanyang walang hanggang awa at himala. Opo, nagpapasalamat ako dahil dito sa Quiapo, walang papigil upang gumanap ng himala ang Poong Nazareno. Ang simbahang ito ay luklukan, bukal ng napakaraming himala sapagkat ang simbahang ding ito ay bukal ng hindi papigil na debosyon, pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Yan po ang yaman ng Quiapo at yan ang yaman na dadaling ko buong buhay ko. Kaya sa misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Hindi kayo papigil para mahalin kami. Nagkatawan tao kayo, pinasan ninyo ang krus, hinarap ninyo ang pagdurusa hanggang kamatayan. Muli kayong nabuhay sapagkat walang papigil sa inyong awa at pagmamahal para sa aming kaligtasan. Kayo po ang aming tanglaw at kaligtasan. At itulot po ninyo, wala ring makapigil sa amin na magmahal at sumunod sa inyo. Opo, may kahirapan kami, kahinaan, kakulangan, lalo na kasalanan. Pero wag ito maging sagabal, bagkos maging pagkakataon ito para lalo kaming bumaling sa inyo, lalo kaming lumapit sa inyo, lalo kaming magtiwala sa inyo, sapagkat nasa inyo ang tunay na himala, ang tunay na biyaya na kailangan namin sa buhay dito sa lupa hanggang sa langit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan, naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng dalawang lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin, naway makapagtiis sa kanilang paghihirap
at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan, naway pagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahinangan, manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama namin sa langit, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at iwaksin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning lang liwanag ni Kristo na iyong anak na bubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan na aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming tapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Oh,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Walang makapipigil sa atin sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Sa amin ang kaharian.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang ating liwanag at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa ating pagising, may liwanag na makinindin, nadarama sa ihip ng hangin, udya kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magninindig, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang
announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit. Na aming tunay na tahanan, kung saan nagahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Nakita niyo po sa report kanina, kapag may nasusunugan, nababaha ang simbahan ng Quiapo, ang isa sa mga unang tumutugon at tumutulong. At kahit walang sakuna,
regular, buwan-buwan, tumutulong po tayo sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.